morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa tinig ng pag-asa. Muntik na po tinig ng umaga. Mga kapatid, it's Monday morning. Pasimula po na naman ang isang bagong linggo dito po sa amin po sa North America, at alam ko po na isang nakakapagod na maghapon na naman po ang naubos sa mga kapatiran natin sa Pilipinas. At ngayon pong oras, alam ko pong marami na sa inyo ang naghahanda na po sa pagpapahinga ngayong gabi. Bago po tayo magsitulog, kung kayo po ay nasa Pilipinas, ay magbulay-bulay po muna tayo ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ang inyong lingkod. Yun naman pong mga nandito sa Canada, mga nagmamaneho na nakasubaybay din po sa tinig ng pag-asa, o kaya yung mga nasa opisina na, o yung mga nagkakape pa lang ngayong umaga, welcome po sa inyo. At sana po ay yung mga nasanay na po na maging bahagi ng buhay nila ang tinig ng pag-asa, at nakikinabang naman po tayo rito, i-share nyo rin po sa iba. Madali naman po yun eh, share nyo lang po yung share, click nyo lang yung share button, pupunta sa timeline nyo yun. At marami po yung mga friends ninyo sa Facebook, mapapanood din po nila iyon. So ngayon pong umaga mga kapatid, ay magsisimula tayo ng isang pag-aaral. Pinamagatan ko po itong A Famine for the Word. At ito po ay matatagpuan natin in the Old Testament sa maliit na propetang ang pangalan po ay si Amos. Yan po, tawag po sa kanila sa Biblia ay mga minor prophet. Kasi po may mga ginampanan lang po silang maliliit na parte pero mahalaga sa kasaysayan po ng bansang Israel. At we will look upon the life of this prophet. Na po. At sa pagsisimula, balikan po, apuntahan natin saglit ang short background ng aklat ni Amos about 750 BC. Na po. Nang lumitaw po ang isang farmer, a shepherd, na tinawag ng Diyos para maging propeta niya. At ang pangalan po ng propetang yan ay si Amos. Ano po ang misyon na ipagagawa ng Diyos sa propetang ito? Ang sabi po sa talata, sa kasaysayan, ang misyon po ni Amos is to warn Israel of God's coming judgment, and if did not repent, no po, kung hindi sila magsisisi, ay paparusahan sila ng Diyos. God warned Israel of God's coming judgment if they did not repent. Ngayon, makikita po natin sa kasaysayan po in the book of Amos ang nakakalungkot na senaryo. The nation did not heed the call of God to repent. Kaya makikita niyo po na kinausap sila ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Ibig bang sabihin ito, mga kapatid, ay failure yung ministry ni Prophet Amos kasi walang naniwala sa kanya? Ibig po bang sabihin noon ay kung sa standard po ng simbahan sa panahon ngayon, pinag-evangelize ng Diyos itong si Amos pero walang na-convert kasi ang mga tao hindi naniwala, hindi na nampalataya, hindi po sila nagsisi ng kanilang mga kasalanan. So, yun po yung realidad dito po. Ano po naging resulta nito? Sadly, because of the hard-headedness of the heart of the people, ang ginawa ng Diyos, ipinasakop sila ng Diyos sa mga Assyrian. So, yan po. Yung resulta, they were led into an Assyrian captivity. So, part ng prophecy ni Amos na kanyang inihula ay na-fulfill. Ano po? Part of Amos' prophecy was fulfilled, concerned, and it concerned us also because it was a prophecy concerning a famine. A famine that would come upon the people of Israel. It was a great famine na kanilang mararanasan. Ayan. At ano pong famine ito? Ano po? Ito po yung tinatawag na a famine for the word of God. Bakit po, ano po ba yung ibig sabihin ng famine? Sa Biblia, yung mga common famine ay yung mga tagtuyot. No po?
At pag panahon ng tagtuyot, wala pong ani, nagkakamatay ang mga hayop. Naalala niyo po ba yung mga salot na ibinigay ng Diyos na tagtuyot na ang tanging meron lang pagkain ay ang Egypt? Ano po, yung 7 years famine nung time ni Joseph, naalala niyo po ba yon? Kaya nga po ang bansang Israel ay nakarating ng Egypt because of that terrible famine. Wala po talagang makain, ano po? At sa sobrang pagkagutom ng mga tao, they seek refuge doon sa mga bansa na mayroong kakayahang magpakain sa kanyang mga bayan. At doon po, di ba, yung kwento po sa kasaysayan ni Joseph, doon sa mga panahon na yun, ito yung ininterpret ni Joseph na panag-inip ng paraon. At dahil doon, binigyan siya ng kapangyarihang maging tagapamahala doon sa Ehipto. At sa 7 years ng bounty, sa 7 years of great harvest, nag-ipon po ang Egypt ng mga pagkain. At nung dumating na po yung 7 years of famine na yun, ay nagkaroon ng sapat na pagkain ng Egypt, pati na po yung mga karatig bayan. At maraming bayan ang pumunta sa Ehipto para bumili ng kanilang mga pagkain. So, yun po yung halimbawa ng famine, ano po, yung literal famine. At kapag ikaw po ay nasa sitwasyon ng matinding famine, naalala niyo po ba mga kapatid yung panahon ni Elijah naman na yung babaeng balo na talagang wala nang makakain. Isang huling kain na nila yun. Yun po yung effect ng famine . Talagang terrible thing will happen kapag ikaw ay nasa famine. And do you remember the time of in the New Testament, yung pong alibugang anak, yung bunsong anak, na kinuha na yung kanyang mga manas, nabuhay pa yung kanyang tatay. Noong siya po'y lumayas, dala yung kanyang mga kinuhang mana, inubos niya po ito sa walang kabuluhang pamumuhay, dumating po siya roon sa sitwasyon na kumain na po siya ng pagkain ng baboy dahil may nagbibigay pa ng pagkain ng baboy, pero kalaunan, kahit pagkain ng baboy, wala na. Yung pong sitwasyon na yon ay tinatawag din po na famished situation. It was a terrible famine kasi wala na pong pagkain talaga. At ito po ay nagtulak sa kanya para ma-realize sa bahay ng tatay niya ay sagana, kumakain ng sagana yung mga katulong, samantalang siya, he was in a terrible famine, a famished situation. So yun po yun. Pero dito mga kapatid, ibang klaseng famine ang binabanggit. Dito po mga kapatid ay kasalatan ng salita ng Diyos. This is the word of the Lord to Amos. There will come a time that the Israelites will experience a great famine. A famine for the word of God. So, atin po itong aralin mga kapatid. Dadaling ko muna kayo sa Amos chapter 8, 11 to 14, kung saan dito po binanggit yung bagay na yan. So, samahan po ninyo ako. Sabi po sa talata, Amos 8, 11 to 14, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Oh, matindi na po. So magkakaroon ng taggutom sa salita ng Diyos, magkakaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, ang mga tao maglalakbay dagat sa dagat from north to east, and they will search the word of the Lord, but they will not find it. In that day, the lovely young women and strong young men will faint because of thirst. Those who swear by the sin of Samaria who say, as surely as your God lives, Dan, or as surely as the God of Beersheba lives, they will fall, never to rise again. So, ito po mga kapatid, ang sinasabi ng Amos chapter 8, 11 to 4. Mga kapatid, binanggit po rito sa talata na God will withhold His words. There will be a famine of His word.
At ito po mga kapatid ay isa sa nakakatakot na sitwasyon. Alam niyo po ba na yung salita ng Diyos ay konektado sa Diyos? Kapag hindi mo na naririnig yung tinig ng Diyos, isa lang ibig sabihin, iniwanan ka ng Diyos. Tama po ba? Po, hindi lang po literal na sinabi ng Diyos na from now on, I will leave you. Alam niyo po, ang bansang Israel, mga kapatid, ay isang bansa na talaga namang pinagpapala dahil pangako yun ng Diyos na hindi sila iiwanan, hindi sila pababayaan. Pero sa paalaala ng Propeta Amos na magsisi sila sa kanilang ginagawa, na pagsisihan nila ang kanilang mga pamumuhay, at hindi sila nakinig, ang sabi ng Diyos, I will withhold my words from you. At ito po'y palatandaan, mga kapatid, na huwag nating tatanggalin yung katotohanan na ang salita ng Diyos connected sa Diyos. The Word is God. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. John 1:1. At ang tinig na ito ng Diyos ay ang Diyos mismo at presensya ito ng Diyos. Sabi, in that day, hahanapin ninyo ako pero hindi ninyo ako makikita. You will seek the Word but you will not find the Word. Mga kapatid, today, there is also a famine for the Word of God. There is also a famine for the Word of God. Pastor Ruel, tama ka ba sa sinasabi mong yan? Opo, mga kapatid. Pero ito pong famine in the Word of God of today is different in some ways doon sa famine na nangyari po sa bansang Israel nung panahon ni Propeta Amos. Ano ang kaibahan nung present day famine sa Word of God? One, it is similar in other words and it producing similar result. Kaparehas po ito. Ito po ay, ano tawag doon? Katulad din nung panahon ni Propeta Amos, ito po ay kahalintulad ng karanasan at meron din itong kaparehong resulta. In our study today, we will compare the present day famine na nararanasan ng bawat isa ngayon sa Word of God at yung famine na naranasan ng bansang Israel according to the foretold prophecy of Amos. So siguro unahin nating pag-aralan yung binabanggit ko dyan, the present day famine of the Word of God. So let us look at it. Sa pangkasalukuyan, naniniwala po ba kayo na meron ding pangkasalukuyang famine of the Word? How it is different? Pastor Ruel, sa panahon niyo, paano magkakaroon ng famine sa Word of God? Palasak na nga yung Word of God. Sa television, ang daming preacher. Sa radio, narinig mo yung mga radio program about the Word of God. Ang Bible, napakarami. Mayroong Bible sa opisina, may Bible sa hotel, may Bible sa bahay, may Bible sa mga sa cellphone, mayroong apps ng Bible. Kahit saan may Bible. So if the Bible is the Word of God, how will you say that there is a famine for the Word? Mga kapatid, the present famine for the Word of God was not sent by God. Before, in the times of Amos, that famine for the Word of God was made by God. It was sent by God. God withdrew His Word. God withdrew His Word from the people of Israel. But the present famine for the Word of God in our times was not sent by God. On the contrary, mga kapatid, it is evident God has provided not a famine but a feast. A feast of the Word of God. Why? Because we all have free access. We enjoy an abundance of Bible. Can you imagine? Never before in the history of mankind has the world enjoyed such free access to God's Word. Imagine niyo yung unang mga mananampalataya nang wala pang printing press. Alam niyo naman yan, lalo na yung mga nasa Reformed Theology. Alam niyo na noong araw na ang Biblia ay Latin. Di ba ang Roman Catholic Church Bible ay ang
Latin Vulgate o yung Latin Vulgate, na ito po yung nasa circulation, na ang nakakabasa lang nito ay ang marunong mag-Latin. Ang nakakaunawa lang nito ay yung mga matataas na uri ng tao. Yung masa, they don't have access to the Bible. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng Tyndale na nag-translate ng Biblia hindi mula sa Latin Vulgate, kundi galing po sa original na pinanggalingan nito. He translated the scripture and he made it available to the common people. Kaya yung mga common people nung 1500s, 1600s, nagsimula po silang magbuklat ng Biblia. They enjoy the Bible, the scripture. Pero nung lumaon, ano po? Binawi po ito. Binawi ito ng Roman Catholic. Ano po? At marami po na pinagbawalan na naman ang mga tao na magbasa nito. Pero as the church evolve, ano po? Pangit naman yung term na evolve. As the church from generation to generation ay namuhay, nakita po natin ang pagbukas ng pintuan para sa salita ng Diyos. Ngayon, we enjoy the abundance of the Bible. Iba-ibang translation. Kahit na anong, meron nga pabebe translation ngayon eh, ano po? Yung mga, ano ba tawag to? Millennial Bible. Na ho, talaga matindi na po, no? Pero at least kahit pa paano, andun pa rin yung sense ng scripture, pero hindi na po talaga yung medyo kagalang-galang na Bible, no po? Marami pong mga translation, merong tama, merong mali, merong maayos, merong hindi. Pero as far as the Bible is concerned, is more gasborg na nga po ito ngayon. You have a buffet of scripture, an abundance of the Bible, and never before in the history of mankind na nangyari ang bagay na ito. Sa panahong ito, we have an access to the scripture. Paano mo ngayon sasabihin, Pastor Ruel, na merong famine of the scripture? Mga kapatid, indeed, today's famine for the Word of God is not sent by God, but it was self-imposed. It was self-imposed. Despite such access to the Bible, ang Bible, because of self-imposed by the human, not to read the scripture, aminin man natin o hindi, there is still famine for the Word of God. Bakit po? Kung talaga, mga kapatid, na ang Biblia na available sa panahon natin ngayon, ang Word of God na available sa panahon natin ngayon, ay napapakinabangan at kinakain ng dapat kumain ito, wala pong mga mananampalataya na malnourished, payat at kawalang kasustastustansya pagdating po sa pagkaalam ng salita ng Diyos. Ito po yung masakit na katotohanan, mga kapatid. There is still famine for the Word of God. Ito po yung malungkot eh. Yung ika'y magutom dahil wala kang makain, okay lang, madaling patawarin. Pero yung ikaw, mga kapatid, ay magutom, mamayat, maging malnourished in the abundance of food. Ano tawag doon? Yung bansang Israel, sa panahon ni Propeta Amos, hinanap nila ang Diyos. Hinanap nila ang tinig ng Diyos. Ang sabi, they traveled from sea to sea, from north to east. But they could not find the Word of God. They seek the Word of God, but they can't find it. They couldn't find it. Pero ngayon, mga kapatid, when we look upon the situation of the world in our present times, binanggit ko na nga po, itong nangyayaring ito ay hindi pa nangyari sa human history. Never before in the history of mankind has the world enjoyed such free access to God's Word. Pero bakit sa kabila nun, ang daming Kristiyanong malnourished? Ang daming mananampalatayang walang alam. Ang daming mananampalatayang hungkag pagdating sa mga salita ng Diyos. Mas pinaniniwalaan yung hindi nakasulat kesa doon sa nakasulat. Bakit?
Again, because of self-imposed famine for the Word of God. Yung bang available ang pagkain tapos diet ang mga tao sa salita ng Diyos. Ayaw kumain dahil sila'y diet. Pakiramdam nila, maiimpatyo sila sa salita ng Diyos. Pakiramdam nila ay, ano tawag doon? Mapapahamak sila sa pagkain ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, sa bibig na ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nung panahon ni Amos, ito'y parusa ng Diyos sa mga tao. Take note, the absence of the Word of God is a curse for the people. Ito yung paraan ng Diyos ng pagpaparusa. That is God's chastisement for the people. Withdrawing of His Word. Despite such access to the Bible, nakakalungkot na ang Biblia walang puwang sa buhay ng mga tao. Mga kapatid, sino sa inyo gumagawa ng diary? Halimbawa, nung araw, nung kayo mga bata pa, o ngayon, baka ho mayroong mahilig magsulat. Dear Diary, today is Monday, December 29, 2021. I started my day with a coffee, and while drinking coffee, I started reading my Bible, and then I started cooking my breakfast, etc., etc. Have you done that? Meron po ba kayong ganong klase ng karanasan? Nagjo-journal po ba kayo? Yung iba, ayaw na lang ng diary eh. Journal na tawag nila doon. Yung devotion eh, quiet time. Nung araw, nasanay po ako, quiet time tawag namin doon. Ngayon po ay journaling. No? Para medyo maiba. No? Para bang nagtatala ka, nagjo-journal ka, o yung iba ngayon, blog. B-L-O-G. Blog. So, parang naglalag ka ng iyong mga buhay, ng iyong karanasan. Kung ano man yon mga kapatid. Naranasan nyo na po gumawa ng ganon o gumawa ng diary o journal? Mga kapatid, meron po isang kwento. Hindi ko po alam kung sino writer nito. Pero, ang Bible daw, isang araw ay naisipang maggawa ng kanyang diary. O, yung Bible. The Bible created a diary. Ito po yun natin pong titingnan. Ano po? So, ayan. The Diary of the Bible. He started, or the Bible started, doing a diary ng month ng January. Sabi po niya dyan, Dear Diary, sabi ng Bible, January a busy time for me. Most of the family decided to read me through this year. They kept me busy for the first 2 weeks. I'm now forgotten. Tama? Nagihinalakit ang Biblia kasi ang dami po niyan, taon-taon, pag New Year's resolution, sinasabi na sa taong ito, sisimulan ko ng basahin ang Bible from cover to cover. Sisimulan ko na mag-aral ng Biblia. Araw-araw magbabasa na ako. Magkakaroon na ako ng daily quiet time, ng daily journaling, ng daily devotion. Ang hinanakit ng Bible, isinulat niya to sa kanyang diary. Oo, busy ang January. Pero maraming tao, maraming pamilya nag-decide na basahin ako isang buong taon. Pero ginawa lang nila ito ng first 2 weeks, pagkatapos kinalimutan na nila ako. January yan. February, Dear Diary, my owner used me for a few minutes last week. He had an argument and was checking references. Ito hinanakit ng Biblia. Yung kanyang amo, yung kanyang may-ari, binuksan siya. Natuwa siya kasi binuksan siya. Ilang minuto. Bakit binuksan? Kasi may nakaaway. At tinitingnan niya kung paano siya hanap ng reference sa Bible para patamaan yung kanyang kaaway. Naghihinanakit ang Bible. Kasi maraming ganun eh. Naghahanap ng justification sa kanyang kasalanan, naghahanap ng justification sa kanyang pakikipag-away, pakikipagbabag, naghahanap ng justification sa kanyang tinitindigang doktrina,
Kaya lang nabubuksan si Biblia. Pangatlo, pagdating ng March, sabi ng Bible, "Dear Diary, Grandpa visited us." Buti na dalaw ni Grandpa. "He kept me on his lap for an hour, reading 1 Corinthians 13. Alam niyo, 1 Corinthians 13. Yun po ay ang love chapter ng Bible. Diyan, dinify ni Apostle Paul yung love. Si Grandpa naupo doon, marahil ay gagamitin niya yung 1 Corinthians 13, nire-refresh niya yung mind niya para ituro sa kanyang mga apo na marahil wala nang time sa kanya, sa kanyang mga anak na wala nang panahon sa kanya. Kaya siya na nga ang bumisita sa bahay ng may-ari ng Bible na ito. Po. Siguro inaalikabo ka na yon, pinalis-palis pa ng ni Grandpa yung Bible. Pagdating ng April, sabi ni Bible, "I had a busy day. My owner was appointed a leader of something and used me. I got to go to the church the first time this year. It was Easter Sunday." Sabi ng Bible, "Dear Diary, busy ako ngayong araw na ito kasi yung may-ari ko ay naging leader ng church, naging council member, naging elder. At dahil ngayon ay mahal na araw, na-assign bilang speaker sa 7 last word. At dahil ngayon ay 7 last word, nabigyan siya ng isang wika, nagbububuklat siya ngayon dahil magse-sermon siya sa Easter Sunday, Easter week na ito." Kaka-relate kayo, kapatid? May Bible po ang naghihinanakit dyan eh. April pa lang yan. Ano ba susunod na buwan dyan? May. Sabi dyan, pagdating ng May, "Dear Diary, I have a few grass stains on my pages. Had some early spring flowers pressed in me." Sino may gawa niyan? Maaring nagkaroon ng youth camp. Yung may-ari, daladala yung Bible niya sa youth camp. Pero ang sabi ng Bible, nagkaroon ako ng mga stains at ng grass on my pages kasi ginawa lang akong ipita ng bulaklak. Nakapita siguro ng bulaklak, kumuha ng rose, inilagay sa gitna ko, inipit ako doon. Kaya ayun, ang naging function ng Bible, pang-ipit ng mga flowers na pinatutuyo. Sino po nakagawa na nito, mga kapatid? Meron nga po eh, pumilas pa ng bakanting page ng Bible at ginawang rolling paper ng marijuana o kaya ng tabako. Kasi manipis yun eh, di ba? Yung Gideon Bible. Pagdating ng June, ang sabi ng Bible, "I look like a scrapbook. They have stuffed me full of clippings. One of the girls got married." Di ba? Pagkasalang yan naman, may Bible eh. Pero ano ginagawa? Yung Bible po, palamuti lang yon. Kailangan kasi may Bible na iaabot doon sa bride. So anong ginagawa po ng mga tagadala ng Bible? Iipitan lang kung ano-ano yon, no? Ginagawang scrapbook nga. Stuff full of clippings at kung ano-ano pa. July, sabi dyan, "Nag-travel yung may-ari. They put me in a suitcase today. I guess we're off on a vacation." Wow, ang galing, no? Magbabakasyon, magdadala ng Bible. By sino, di ba? Ang galing, no? Yung iba nga eh. Wala eh, walang ganun. Pero ito, yung may-ari, naisipang dalhin ang Bible sa bakasyon. Pero sabi ng Bible, "I wish I could stay at home as I will have to stay in this thing for a month." Mabuti pa, nasa bahay na lang ako. Baka sakali, may makadampot. Pero sa bakasyong ito, alam ko, sabi ng Bible, na mananatili naman ako sa loob din ng suitcase, sa loob ng isang buwan, na hindi rin naman mahihipo. Nang hindi rin naman mabubuklat. At most of the time, katulad ng mga maliit na Santo Niño, ng crucifix na isinasabit natin sa leeg natin, at kung ano-ano pang mga pampaswerte, minsan ganun din ang tingin natin sa Biblia,
magta-travel tayo, may dala tayong Bible para tayo ligtas at para tayo ay may protection. Mga kapatid, nakakalungkot, that is how we treat the scripture. Walang silbi ang Bible pag hindi mo to binuksan. Walang kapangyarihan ng salita ng Diyos pag hindi mo ito, the Word of God, the Bible, kung hindi mo ito maririnig. And if you want to hear the Word of God today, read the scripture aloud. August. Sa buong buwan ng August, still in the suitcase. September. Ay, back home again. And in my old place, I have lots of company. No, dalawang true stories and 4 funny books are on top of me. I wish I could be read as much as they are. Lungkot-lungkot yung Bible, eh, no? Binalik siya sa dati niyang lagayan. Nasa ibabaw niya ay true stories at 4 funny books. Sabi niya, I wish I could be read as much as they are. October. They use me a little today. One of them is sick. Right now, I'm all shined up and in the center of the table. I think the preacher is coming. May nagkasakit. At inaasahan, dadalaw si pastor. So, anong gagawin? Labas natin ang Bible, punasan natin ang Bible, ilagay sa lamesa. Alam na ng Bible, eh, di po ba? November, back in my old place. December, they are getting ready for Christmas. I'll be covered under wrapping papers and packages. Yan po yung diary ng Bible. Maaring iyan naman po ay katang-isip lang. Likha ng isang malikot na kaisipan. Pero katotohanan. Why is there this present day famine for the Word of God? The answer may be found as we compare this famine with the one foretold by Amos. Ano ba yung foretold ni Amos? And how it is similar? Apo? How it is similar? The famine for the Word today and the famine described in Amos' time. Tingnan po natin mga kapatid po. The present famine is the result of similar causes. Magkapareho po ang dahilan at pinanggalingan ng famine na ito. During the time of Amos, the main reason is material luxury. So yung cause po ng famine for the world is the material luxury. Amos chapter 6, 1 to 8, mababasa po natin doon po. In Amos' day, this became the cause of pride which God hated. Sabi po sa 6:1 ng Amos, woe to you who are complacent. Take note, no? Woe to you who are complacent. Complacent where? In Zion. And to you who feel secure in Mount Samaria. You notable men of the foremost nation to whom the people of Israel come. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pong word na complacent. At sa ibang translation, woe to you who are at east. Yung po yung ibang translation eh. Ito NIV, complacent ang ginamit. Pero sa ibang translation, at east. Woe to you who are at east. Ano ba yung at east? Mga kapatid, sa sundalo, pag sinabing at east, sa Tagalog ba yun eh? Pahinga. Pahinga. O, tikas pahinga. Yung tikas pahinga, iba pa yun. No, may tikas pa yun. Pero yung pahinga, talaga kung ano na, you are nakaslouch kang gano'n, you are at east. So ito po yung hamon po nung time ni Amos, sabi po ron, woe to you who are at ease in Zion. Ito kalagayan ng mga tao. Their luxury prompted them to put far off the day of doom. They did not want to think about the future. God
had wanted Israel that it might cause some to forget the word. Binalaan ng Diyos na kapag kayo at ease, kapag kayo ay nasa kaayusan ng buhay ninyo, may tendency kayo na makalimutan ng Diyos. Ano ba kalagayan niyan? Ano po ba kalagayan ng mga tao nung panahon ni Amos? Tingnan po natin, sundan natin yan. Amos chapter 6 verse 4 hanggang 7. Ano po sabi diyan? Tingnan nyo kung gaano kasarap ang buhay ng mga tao. You lie on beds adorned with ivory and lounge on your couches. Wow, sarap ng buhay niya. Retired na ho. You dine on choice lambs and fattened calves. Ang kinakain nyo, choice lambs, mga kapatid. Choice lambs. Nakatingin mo po ba kayo ng karne ng lamb? Nung isang araw po, nag-sale yan sa superstore. Nag-sale po ng $3 yung kapiraso lang na lamb steak. Pikit mata po, binili ko 2 piraso, tigisa kami ng anak kong panganay. Kasi hindi pa naman po kami nakakakain yan. Gusto lang namin subukan. Kasi di ba sa Biblia, yung lamb ay tupa na ano eh, na batang tupa. Diba pag matandang tupa, sheep na. Bata, lamb. So yung kordero, karne. Naku po mga kapatid, talaga naman nung sinison ko lang ng konting salt and pepper, pinagulong ko lang po sa butter. Naku, nung ginagahit ko ng ganun, juicy, napakasarap po. Kaso pag hindi sale yun, $15. Minsan po, $10 yung kapirasong ganun. Kaya madalang na madalang. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, you dine on choice lambs and fattened calves. Yung pinatabang baka. Eh, yan po talaga yung mga wagyu sa panahon natin ngayon yan. Lambs, tapos wagyu. And you strum away on your harps like David and improvise on musical instrument. Imagine ninyo mga kapatid, mga nakahiga sa kama, mga naka-lunch sa kanilang mga couches, kumakain ng masarap, may musika habang kumakain, nagiinuman ng alak, you drink wine by the bowl full and use the finest lotion, no? But you do not grieve over the ruin of Joseph. Ito po ang kalagay ng mga tao. They are feasting and lounging. No? Pero ang sabi ng Diyos, your feasting and lounging will end. Kita niyo po mga kapatid, ang sarap ng buhay. The present famine is the result of a similar cause, material luxury. Noong araw kaya po, winidraw ng Diyos ang kanyang salita, naapektuhan at nagkaroon ng famine of the word because of material luxury. Kaya ang Diyos mga kapatid, panay ang paalala. Sa Deuteronomy chapter 8, ano po ang sabi ng Diyos sa bansang Israel? Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, ito sabi o verse 12, otherwise when you eat and satisfied, when you build fine houses and settle down, when your herds and flocks grew large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God. Tindi. Kaya pa na yung paalala po mga kapatid. Yan ang paalala po ng Diyos sa bansang Israel. Paalala rin ng Diyos sa simbahan. No? Kaya yung mga simbahan ng mga payaman ng payaman, palago ng mga miyembro, kalaunan hindi na Diyos ang napaparangalan. Kalaunan hindi na Diyos ang naluluwalhati. No po? Sila na po ang nabibigyan ng parangal, yung pastor na nabibigyan ng glory, yung mga nasa sentro ng leadership na ang napaparangalan, hindi na ang Diyos. So there is this famine. And the cause of that famine is material luxury. Kaya maging ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, Jesus warned that riches could choke those who had received the word.
Yung mga nakatanggap ng salita ng Diyos ay pwedeng ma-choke. Luke 8:14, ano po ang sabi? The seed that fell among thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked. They are choked by what? Life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Tama. Riches and pleasure. Kaya po nitong sumakal kahit sa binhi ng salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon, mga kapatid, ng famine for the word dahil po sa pagiging mapagmahal sa kayamanan at sa luxury ng buhay. Today, many in search for wealth and forget about God. Others have so filled their time enjoying their luxuries, they have no time for the word of God. Sabihin ninyo kung hindi yan totoo. At sabihin niyo sa akin kung hindi totoo na there is famine in the word, even if the word is available to us today. Parehas, di po ba? Nung panahon ni Amos at sa panahon natin ngayon, there is famine for the word. At ano ang pangunahing dahilan? Material luxury. Pangalawang dahilan, moral corruption. Pwede rin pala yan. Ano po, mga kapatid? Sa panahon ni Amos, mababasa po natin, ano po, consider how corrupt the people had become in the days of Amos. Sabi po sa Amos chapter 2, 6 to 7, this is what the Lord says, for three sins of Israel, even for four, I will not relent. Ano-ano daw yun? They sell the innocent for silver and the needy for a pair of sandals. Can you imagine? Tingnan nyo naman kamoral corrupt ng mga tao noon. Ibinebenta ang ano? Ibinebenta ang mga inosente saan? Sa pilak. Ibinebenta ang mga nangangailangan sa isang pares ng sandals. They trample on the heads of the poor as on the dust of the ground and deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl and so profane my holy name. Mga kapatid, yan pong moral corruption. One of the cause for the famine of the world. Kasi yung mga taong gumagawa niyan, naku po mga kapatid, ewan kung magbubukas ng Bible. Yan pong gumagawa niya, sa palagay niyo, narinig kaya yung mga salita ng Diyos? Hindi. Yung mga gumagawa ng mga moral immorality at mga corruption na yan, do you think naririnig na nila yung Word of God? No. Kasi kung naririnig nila yan, pwede nilang pakinggan. But then, katulad nung time ni Amos, nung nangaral na si Amos at binalaan na ni Amos yung mga tao, yung mga tao, sa halip na makinig, katulad ng panahon natin, hindi nila ito pinakinggan. Who can deny the immorality? That immorality is having its effect on the church today. We cannot deny that. Yung pong mga pastor na nababalitaan natin, mga sikat na mga evangelist, na akala natin pag nasa altar, nasa harapan ng pulpito, mga kabanal-banalan, pero mga namumuhay pala ng mga double kind of life, double lifestyle. At ang simbahan, pinipilit gayahin ang mundo, makainganyo lang ng mga tao. Lagi ko na po yung binabanggit, binabago ng simbahan yung kanyang style ng music, binabago ng simbahan yung kanyang style ng mga upuan. Dati po ay, naku, napagtsatsagaan nga yung mga pews, matitigas yun. Pero okay lang po yun kasi ang reason kung bakit ka nandun, para sumambay. Hindi naman para matulog, para ang piliin mong upuan yung napakasarap at komportable.
Pinipilit ng simbahang gayahin ang sinihan kung gaano ito ka-comfortable. Pinipilit gayahin ng simbahan na maging komportable ang mananamba, kontrolin ang air condition, yung music, yung tugtugan, yung ilaw. Pinipilit nating gayahin ang mundo instead na ang mundo ang sumunod sa standard ng simbahan, it is the other way around. The world's standards often become the standards of those in the church. When this happens, people will not want to feed upon the Word of God. And if they did, it would make them very uncomfortable. Kaya itong mga taong ito na sanay sa immoralidad, kapag narinig ang salita ng Diyos na tinalakay ng pastor ang immoralidad, ano mangyayari? Magagalit sila kay pastor. Ano ba naman pastor yan? Ang sakit namang magsalita. Kapag yung mga magnanakaw, mga mandaraya sa buwis, mga magpatubo ng mahilig magpatubo ng malalaking tubo, magpautang ng pera, malaki tubo, nahagip ng sermon ni pastor, galit. Ano ba naman pastor yan? Sama ng bibig. Even if they hear the word of God, they would make them very uncomfortable because of its ability to reveal our true selves. The word of God will reveal to us who we are. Kaya, kahit na sinong tao, pag nagbasa ka ng Biblia, ito totoo. Kapag ikaw ay pinahintulutan ng Diyos na makaunawa ng kanyang mga salita, pag binuksan mo ito, makikita mong parang ikaw talaga ang kinakausap ng salita ng Diyos. It will reveal to you yourself. The scripture will speak to your heart. Hindi mo maitatago. Alam nga namang, ito, pangangalo niya, huwag basahin. Buburahin ko na lang ito para kahit kailan, hindi ko na lang ito madadaanan. Ganun ba ginagawa natin? Hindi man literal, pero ganun ang ginagawa ng marami. Kaya maging sa sermo sa pulpito, pinipili lang nila ang kanilang pakikinggan. Pag nasasaktan sila sa mensahe, hindi na sila sisimba. Dahil ang gusto nila, yung gusto lang ng puso nila. Pero ay alam niyo po mga kapatid, moral corruption, hindi pa ho yan ang pinakamatindi, may pangatlo pa. Ito po yung religious corruption. Yan pong religious corruption ay nangyari sa panahon ni Amos. Ang sabi po dyan, the people of Israel couldn't wait for religious days to be over. Alam niyo po ba yan kung saan yan? Amos chapter 8. Ano pong ginagawa ng mga tao? Tingnan niyo po. Sabi po ng mga tao, hear this, you who trample the needy and do away with the poor of the land. Ano sinasabi niyo? When will the new moon be over that we may sell grain? And the Sabbath be ended that we may market wheat, skimping on the measure, boosting the price, and cheating with dishonest scales, buying the poor with silver and the needy for a pair of sandals, selling even the sweepings with the wheat. Habang araw ng pagsamba, habang araw ng Sabat, habang may celebration ng pista, ang sabi ng mga tao, kailan ba matatapos to? Ang tagal naman ng sermon! Ang haba naman ng mensahe! Sana matapos na nang ako'y makapagtinda na, makapunta na sa palengke, makapagbenta ng trigo, makapunta sa palengke, makapandaya! Yan po ang iniisip ng mga tao. Imagine ninyo, they are religious because they are in the church. They are religious because they are celebrating a feast. They are religious because they are doing the Sabbath. Pero inip na inip sila habang ginagawa nila ang mga bagay na ito. Dahil gusto na lang gawin
yung mga bagay na gusto nilang gawin sa mundo. Religiously corrupt. Marami po nasa loob ng simbahan. Physically present, mentally absent. Today, many people can't wait for services to be over so they can work or play. Kaya po, ang hinahanap ngayon ng mga mananambay, yung nakakatuwa, yung hindi nakakainip, yung hindi nakakaantok, yung hindi nakakasakit. Di ba? Be honest. Pag pumupunta sa simbahan, ang gusto yung nakakatawang pastor, yung puro kwentong pastor, huwag kang babanggit ng kasalanan, huwag kang mananakit. Okay na okay yon sa kanila. Nakaupo sa masarap na upuan, napakasarap ng air condition, pagkatapos ang kantahan, ang gaganda. Naku, sa Linggo babalik uli ako pag ganun. Kasi napaiyak ako, nakuha yung emosyon ko. Napaluha ako. Ang tanong, ba't ka napaluha? Dahil nakita mo kasalanan mo? Alam niyo po mga kapatid, kung meron man dapat tayong itangis, meron tayong iluha, ay hindi yung nahabag tayo dahil sa testimonya ng speaker, kundi nahabag tayo sa ating mga sarili dahil alam natin na pupunta tayo sa impyerno dahil sa mga kaipokritohan na meron tayo. Doon ka dapat tumangis. Doon ka dapat mag-iiyak at pagsisihan ang mga bagay na iyong ginagawa. Amen? If they are unwilling to spend time in sincere worship, it is easy to see why they won't take time to feed daily on God's Word. Kung wala silang panahong makinig ng salita ng Diyos sa pananambahan, aasahan mo pa ba na bubuksan nila ang kanilang Bible para basahin sa araw-araw? Ang may pakinig ay makinig. Ang masaktan, isa lang ibig sabihin, ikaw ang kinakausap at itinatama ng Diyos ang ating mga puso. Tatlong bagay ang dahilan ng famine for the word. Number one is material luxury. Ito ba habol ng puso mo? Moral corruption. Are you corrupt morally? Kumusta buhay natin? May kabit? Tigilan mo na yan. May bisyo? Iwasan mo yan. May galit sa puso? Tanggalin na yan. Palayain ang sarili. O ano-ano pang mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa mundo. Pangatlo, religious corruption. Kumusta doktrina mo? Kumusta pinaniniwalaan mo? Kumusta ang itinuturo sa iyo sa simbahan? Baka naman si pastor mo corrupt din. Bukas po ipagpapatuloy natin ito. Yung part 2. Kung interesado kayo, balik po kayo bukas. Bukas ko na po itutuloy yung tinatawag na top, yung subject natin from the famine of the word. Amen? So tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming marami pong salamat. Thank you for reminding us. We're not a perfect being, Lord. We're still a work in progress. You are still working with us. Tulungan mo kami sa amin pong mga pag-aaral at sana po itula kami nito sa patuloy na paglago, pagkaunawa. At lalago lang naman kami, Panginoon, kung kami kumakain. Kung sa pisikal ay pagkaing pisikal, sa espiritual ay ang iyong mga salita. Sana po, Panginoon, in the abundance of the word that we have today, makinabang kami by opening it, by studying it, by learning from it. At gamitin mo po, Panginoon, ang mga salita ng iyong banal na kasulatan na maging buhay sa puso ng bawat isa sa amin. Dinadalangin ko po ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, sila na mga nasa kani-kanilang mga bahay,
Tulungan mo po, Panginoon, ang mga pagdaing ng kanilang mga puso. Sagutin ang kanilang mga panalangin kung hindi naman po labag sa iyong kalooban. At mangyari po, Panginoon, na ikaw ang maging Diyos ng kanilang mga buhay sa lahat ng aspeto nito. Hipuin mo po, Panginoon, yung mga dumadaan sa pagsubok, mga naulila ng mahal sa buhay, may pangangailangan sa material na bagay, at kung nangangailangan din po ng solusyon sa pagsasaayos ng relationship, manguna ka po, Panginoon, sa kanila. I am praying for all of them, Lord. This I ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang araw po, mga kapatid. Magbabasa po ako ng mga maaga-aga po ako ngayon. Ayan. Babasa po ako ng mga nakasama natin sa panonood. Kuya! Ayan, Kuya Panyo Jato. Magandang araw, Kuya Panyo. Kita tayo Garden City mamaya. Kapatid na Annalisa Santiago, magandang araw. Ate Yoli Dipol, magandang araw po. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, magandang araw po. Good morning kay Kumaring Ami Santos. Kay Ate Elvi Pascal, magandang araw po sa inyo. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Saleng, kay Ana Santiago, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Noel Andamo, magandang araw po. Kapatid na Joms Labongray from Calgary, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ate Vanji, Calgary ba si Joms tila, ano yata, Lidok ba o Calgary? Ate Vanji Magnay, magandang araw po sa inyo. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kapatid na Mikey Presa, Lay Presa, Brother Emong Presa, magandang araw po. Mga kapatiran sa Kalsadang Bago, magandang araw sa inyo. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Josephine Reyes, Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek, magandang araw po. Kuya Andy Sarinas, magandang araw po sa inyo. Kuya Pastor Albert Lopez, magandang araw sa inyo. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Eric and Ai Advincula, magandang araw, mga kapatid. Ate Ellen Gonzalez, magandang araw po. Tatay Jerry Ulaes, magandang araw po sa inyo. Ate Cora Dolor, magandang araw po. Ate Elsa Del Rosario de la Marter, magandang araw. Kuya Ray Alcantara, magandang araw po sa inyo. Pastor Rainier Herodias, Pastor Hil Hiponia, magandang araw po sa inyo, mga kamanggagawa. Nanay Felisa Reyes, Tita May Libertino, magandang araw, Tita May. Mga kapatiran po natin dyan sa Aristocrat Restaurant, magandang araw po. Ate Agnes Causaren, mula po sa Yorkton, Saskatchewan. Kuya Eric Maynes, magandang araw po sa inyo. Ate Apin and Kuya Bunny Reyes, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Boyet and Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Ai Advincula, magandang araw. Kapatid na Phoebe Javier, magandang araw po. Ate Paz Mendoza, good morning. Good evening na po, Ate Paz. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Kuya Chirit, good morning sa inyo. Ati Nene Enriquez at sa buong sambahayan po ng mga Enriquez. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Jerry Anahaw, magandang araw po. Nanay Emma, kapatid na Emma Olaes. Yan. Kumusta rin po kay Nanay Tindeng. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ati Lorna Limuaco, magandang araw po sa inyo. Ati Lorna Gonzalez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Naalala ko po, before and after my surgery, sinimulan ko po gumawa ng journal about God's promises, sabi po ni Ate Telly. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sino pa bang hindi ko nabate? Ate Elvi and Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Sinfuente, Ate Mirna, miss namin kayo nung nakaraang Tuesday. So bukas po, yung mga kapatiran sa San Diego, kita-kita po ulit tayo. Ayan, sino pa ba? Ayan, Brother Alvin Darapisa, kapatid na Alvin, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, na-miss na kita, kapatid. Isang araw, tatawagan kita. Kumusta na po kayo at I hope you're okay. Ganon din po, si kapatid na Merly Toledo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po, Ate Marie Cruz, Kuya Manix, magandang araw po sa inyo. Si Brother Bok Diloy, Kuya Silvestre Diloy, magandang araw, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan.
At bukas po pala, no, yung Tuesday, yung ating pong theological forum for tomorrow. Hindi pa, so tutuloy pala ho natin to sa Wednesday uli. No, nagkamali po ako. Bukas po ay theological forum. See you po, yung ating mga kaibigang pastor. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, nabati ko na po. Yung hindi ko po nabati, pagpaumanhin na. Ate Ading Hinido at Kuya Dante, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko lagi nakikinig yan. Si Bunso, si Lily Camialu, mula po sa California. At sino pa ba? Si Kuya Larry at si Ate Susan Camunggol. Yan, nakikinig din po yan. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Esther Bautista, nakikinig din po yon. Brother Dong Calunya, Brother Dong, good morning. Ayan, yan po yung ating kapatid na may-ari ng Aristocrat Restaurant. Maraming salamat po Aristocrat Restaurant doon po sa napakasarap na pananghalian namin noon pong council planning ng church planning nung Saturday. Napakarami kong nakain na galunggong. Tapos eh yung binalot. Binalot sa styrofoam na napak na po na pagkain na pork chicken adobo na may itlog, na may kamatis, na may pritong galunggong. Grabe talaga, napakadami ko nakain. So ayun po mga kapatid, yung mga taga Winnipeg, if you are looking for a lunch or I don't think they have breakfast, a lunch or dinner, go to Aristocrat Restaurant. Ito po ay nasa Tyndall area. Ayan. So napakasarap po, mura pa. Iyon, so God bless everyone at makita-kita po tayo uli bukas para po sa Theological Forum. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.